Dito naman po tayo sa database sa kabilang pahina. Actually, ito, nahihirapan ako kasi marami na akong na-release with regards to pivot table ng HR database. Ayoko kasing paulit-ulit. Alam niyo yan, pag motivational speaker, gusto mo, may bago kang naririnig, laging merong bago, laging, hindi ko alam yun. So, ako, nag-iisip ako ano bang bago. Kaya medyo nahihirapan din ako, no? But, sana ito magamit nyo. Ang gusto natin mangyari dito, ito yung actual manpower natin, okay? Or pwede natin lagay employees. O, i-edit ko lang ha, para hindi kayo maguluhan. Kasi baka ang iniisip nyo, yung actual manpower versus target manpower. Well, actually, dito galing kasi yun. Ito yung alam kong ginamit kong file. Ayan, employees na lang, okay? Now, ipipivot natin siya. Gusto natin malaman yung estimated salary and then actual salary. Para bang makita mo, teka, may loss ako ah. Ang estimated, ang binudget ko lang dito para sa tao na to, 5,000 lang yung sahod monthly. Tapos biglang, ang in-offer is 7,000. Paano ko babawiin yun? Titingnan natin dito kung paano, no? Magkakaroon tayo ng report. Uy, naku, sobra pa sahod ko. Mali pala yung ano, offer ko. Diba? So, mag-check natin. So, mag-click lang po ako sa table. And then, pupunta po ako sa insert tab. Ayun, no? Pivot table. Ayun. And then, new worksheet po tayo. Click OK po. Okay. Now, ano pong kailangan natin? Employees natin. Yun. Ito, lahat sila. Unique po lahat yan, ha? Pabalik ako sa database. Wala po yan pareho. Unique po lahat yan. Kumbaga, nandyan na lahat yun. Okay? Now, meron pong mga nagtatanong. Ito, madalas sinatanong, paano pagka may duplicates? Diba? Halimbawa, ito po, ikakopy ko lang po itong 1 to 5 sa ilalim. Bago po ako pumunta ng pivot table, naalala ko lang. Copy ko lang po, tapos ipipaste ko po sa ilalim. Dito sa ilalim ng 60, paste ko lang po. Yan na po siya, oh. So, may duplicate na po. So, ganito po ang gagawin natin, ha. Kung ang batayan natin is yung employee number, kasi employee number, unique yan, eh. Wala namang ibang dapat na same, eh. Diba? Kasi, kumbaga, parang SSS number. Parang jowa mo, dapat sa'yo lang. Hindi pwedeng jowa rin ng iba, eh. Tama? So, ganun yan. Okay, click lang ako sa column ng employee number. And then, ang gagawin natin, punta ako sa insert. Tama ba ako? Aha. Mali ako. Sa home tab dapat. Conditional formatting. Highlight cells rules. Duplicate values. Nakita niya po, light red fill with dark red text. Nakita niya po, nagpula yung 1 to 5. Yun yung kinapi natin kanina eh. Tama. Tingnan niyo sa ilalim, nagpupula din. Ayun o. Ngayon, ang gusto kong mangyari, ma-delete siya kagad. Ayoko ng ano? Ayoko ng duplicates. So, click lang ako sa loob ng table. Pupunta ako sa data. Ito po, oh. Data tab, di ba? Remove duplicates. Ito po, sa taas ng data validation. Ano po yung column na titingnan natin that contain duplicates? Yun pong employees number lang. Di ba? Unselect all muna natin, tapos employees number. Click OK lang po. Duplicate values found and remove 60 unit. Duplicate values found and removed. Ibig sabihin, tinanggal yung limang duplicated values. 60 unique values remain. So, ganun po, ganun po ang pagtanggal ng mga usually kasi nangyayari ganito eh. Diba, meron tayong existing file. Nandun lahat ng employees natin. Since common nandun lahat ng employees natin, next month, May, magkakaroon ulit ng update yon, kukunin ulit natin. Eh, syempre, pag kinopy-paste mo yon, magduplicate na yung mga existing employees mo. Ang hirap naman isa-isahin nun, di ba? Tapos, i-check mo lang kung sino yung mga newly hires. Mahirap yon. So, ganun ang gagawin natin para ma-remove natin yung duplicates. Okay? Balik na tayo sa pivot table natin. So, alam mo, employees yung gusto natin makita. Saan ba sila per department? Punta ko, yung department, lalagay ko lang po sa columns. And then, lalagay ka lang po sa values. Ayan o, napansin nyo? Si A pala, nasa operations. Si AA, nasa marketing. Si AB, nasa admin. So, ganun po siya, ha? Kailangan lang, meron na tayong ano eh, result na table in mind bago natin gamitin si pivot table. Now, kung wala pa, pwede tayong mag-experiment. Lagay mo kung saan mo gusto. Ano ba, department, lagay mo dyan. Kung ano yung mas maganda sa mata. Basta tandaan nyo lang pag masakit sa mata, pag ang hirap tignan, wag nyo nang ano.
Wag yun. Hindi yun yung tama ang format. Okay? Pero ito importante sa atin eh. Gusto natin malaman yung estimated at saka actual salary. So, estimated salary, 17,000 sa accounting. Tama ba yan? Tingnan natin. Actual salary. Teka, may mali po dito. Bakit po? 17,000 yung sum of estimated salary kasi titingnan natin yung database natin, babalikan natin. Accounting. Ayun, nakuha pala niya accounting 17,000. Isa lang ba yung tao sa accounting? Titingnan natin ha. Ayun, isa nga lang, ako pala yung mali. Sorry na. Sorry na po. So tama. 17,000 pero ang ano? Ang estimated po, ibig sabihin, ito yung binudget mo. Oh, sige, may budget tayong 17,000 sa ano, para sa accountant. Pero ang in-offer mo sa accountant, 7,000 lang. Pambihira ka naman, antindi mo. Joke lang. Antindi mo makatipid. Para bang ano, may project kang kailangang kunin. Ang estimated budget mo, 1 million. Tapos nabayad mo lang dun sa kinontrata mo, 700,000. Nakatipid ka ng 300,000. Kasarap naman. Kung ikaw yung purchasing, ay, ang swerte ng boss mo sa'yo. Kasi ang budget is 1 million eh, pero nakatipid ka ng 300,000. So, shoutout sa purchasing. Actually, may friend ako na magaling dyan eh. Magaling kumuha ng best deal, best price talaga. So, nakakatuwa. Ayan. So, estimated salary, ito yung mga budget natin, 68,670 for 12 people sa admin. Pero ang nabigay lang natin ay, pero ang naibigay natin ay 108,000. Talo ka ngayon. Bumawi dito. Ang laki ng talo mo. Diba? Parang estimated ko ano lang eh. 68,000 lang eh for the 12 people eh. Tapos biglang 108,000 lumabas. Nako, laking lugi mo dyan. Now, gusto natin malaman sino-sino ba yung mga yan. Pwede natin i-click po. Double click lang natin. Itong admin. Magkakaroon ka na ng saan na? Teka. Show details. Teka, nagkaroon ng problema doon. Ito na lang. Sum of estimated salary. Ayan, ito na. Oops, hindi nakikita kasi nagputi din. Nagputi. Tingnan natin. Baguhin lang natin yung font color. Kung gagana siya. Ayan. So, ito na po. Makikita na natin yung kanilang breakdown sa admin lang. So, si Ryan, admin rank and file, 5,400 lang yung estimated salary, yung budget mo. Pero binigyan, inofera natin ng 7,000. Si manager, 4,700. Mas malaki pa yung rank and file. Mag-rank and file na lang ako. 4,700, pero inoffer natin 10,000. So, dyan, medyo ano, magkakaroon ka na kagad ng discrepancy, di ba? So, yun, napaka-importante ni pivot table kung mamamaximize lang natin. Kasi, madaling mag-create ng reports eh, mag-create ng summary, makikita mo kagad yung mga losses mo eh. Di ba? So, halimbawa, i-minus naman natin yung actual salary sa estimated salary. Hindi kayo pwedeng mag-ano ha, equal sign, 7,000 minus ano, hindi pwede yan ha. Kapag naka-pivot kayo, hindi kayo pwedeng mag-create ng manual na formulation. Ganito po ang gagawin habang naka-select sa pivot table. Pupunta po tayo sa analyze tab. And then, ito po, fields, item, and sets, calculated field. Halimbawa, ito po, disputes, pwede yan, or discrepancy. Ayaw mag-type. Disputes, okay. Anong formula po niyan? Equal, burayin lang natin yung 0, tapos equal sign. Actual salary, pwede nating i-minus sa estimated salary. Add lang natin, and then click OK. Magkakaroon ka na ng, ayan no, nakita niyo yung discrepancy. Sa estimated salary, 17,000. Actual salary is, pero medyo mali yata ako dito. Kasi tingnan niyo ah, nagkaroon siya ng loss eh. Ito dapat, yung sum of disputes kasi dapat ano yan, positive yan. Kasi ang binigay mo lang na actual salary, 7,000 eh. Pero ang budget mo ay 17,000. So, babaguhin natin ha. Balik tayo sa fields, items, and sets. Calculated field. Tignan natin, disputes. Hindi na natin siya mabago.
Okay, so ang gagawin na lang natin dyan ay buburahin. Paano natin buburahin? Tingnan natin ha, kung paano buburahin. Or, hindi na lang natin siya i-show. Ayan o, pwede natin wag i-show. Then, gagawa ulit tayo ng bago. Equal sign? O, sige. Ito po ay discrepancy na lang. Kasi hindi mo na pwedeng gamitin yun eh. Yung same name na fields, discrepancy. Para siyang column header, hindi mo na pwedeng gamitin panibago. So, kanina, ang ginawa natin, actual salary minus estimated, di ba? So, estimated naman minus actual salary. Oops, what happened? Minus actual salary. Double click, add, and then, click OK. Ayun. So, dito po, ito na yung tama. Panalo ka ng 10,000 sa accounting, pero talo ka ng 39,000 dito sa admin. Kasi nga, ang budget mo is 68,000 lang, pero naglabas ka ng 108,000. So on and so forth dito. So madali mo siyang makita eh. Madali mo makita kung ano bang mali dito, ano bang ano, diba? Now, yung concern natin kanina, disputes, diba? Right click, tingnan natin ha, kung madidelete natin. Kung paano siya madidelete, pero pwede niyo siyang itago na lang. Okay, wala pang problema ron. Try natin. Alam ko pwede siyang i-delete eh. Ayun o. Bumalik lang ako sa fields, items, and sets. Tapos click ko yung disputes. And then, maya ma-delete. Ayun. Anyway, pag-aaralan natin yan kung paano ma-delete. Kailangan ma-delete natin yan. Para hindi siya magulo sa ating files. Try ulit natin. Disputes. Ayun, disputes, pwede pa lang i-modify. Ayun, no? Pwede natin mabago. Gumawa pa ako ng bago. Pwede pala natin siyang i-change. Pero pwede natin i-delete na. Hindi natin kailangan yan. May discrepancy na tayo. Eh. Okay, so ganun po siya. Alright. So makikita nyo sa grand total, 406,565 yung estimated budget natin. Pero ang inilabas natin is 552,000. Masyadong malaki yung discrepancy. Talo tayo ng 145,000. Actually, isa sa mga concerns yan eh. Minsan, di ba, may deliberation tayo. Kailangan i-depensa mo yung budget mo. Ma'am, kailangan namin ng ganitong tao kasi ito yung mga task na kailangan yan. So, may deliberation ka pa sa boss mo, may deliberation ka pa sa executive level. Bakit ganito? Bakit ganyan? Parang sa ano lang yan, sa gobyerno, di ba, pagka batas. Magkano yung budget kailangan yan? Bakit ganyan yung budget na kailangan na hinihingi nila? Bakit ganito? Anong paggagamitan? So, ano yan? Actually, ginagawa yan, I think, nakalimutan ko yung months eh, pero nung nasa LND kasi ako, Learning and Development, November pa lang parang kailangan nakaready na kami for the next year runs. Kasi, di ba, training, may budget yan eh. Magbabayad ka ng speaker, ng trainer, ng venue. Mga pagkain, nakakamiss yung libreng pagkain. Tapos buffet pa. Uy, sir, balik ka. Huwag ka mahihiya. Puro kain ng kain. And then pag may natira, syempre, ibibigay sa'yo. Lagi ako may pasalubong. Nakakatawa. Nakakamiss talaga yung mga training. So, I hope may natutunan kayo. Guys, kasi ayoko talaga nang nauulit as much as possible. Gusto ko laging fresh yung ideas. Gusto ko laging bago yung binibigay ko sa inyo. Kasi, pwede ko namang i-post na lang ulit yung link para mapanood nyo yung mga hindi pa nakakanood eh. Diba? Pero, kung paulit-ulit lang, nakakasawa eh. Parang motivational speaker eh. Parang paulit-ulit, walang ibang ano, bagong content. So, ayaw natin ng ganun. I hope may natutunan kayo. Maraming salamat sa pag-tune in. Pasensya na, hindi ko nagawang live kasi nagkaroon ako ng problema. But, kasi yung laptop ko is hindi talaga siya reliable. So, nirecord ko na lang in case na hindi ko talaga magawa mag-live. Eto na po, mapapanood nyo pa rin siya. Especially, this is for you, HR. I know na marami kayong mga struggles, stresses, but kayang-kaya niyo yan. Push lang. Maraming salamat as always. Una, maraming salamat sa Panginoon kasi nakakapag-share tayo. May natututunan tayong konti na ibabahagi sa iba. And nakikita ko naman yung result. May mga nagme-message na nakakatulong din sa kanila. So, kaligayahan namin yan. Sana matuto tayo magpasalamat sa Diyos at hindi sa akin. Mas maligaya kaming mabasa po yun. Mag-ingat kayo palagi, keep safe, and always work hard. And mag-relax-relax din pagka kailangan. Minsan, pag naramdaman mo yung stress level mo, sobrang taas na. Paano malalaman? Kapag mabilis ka ng maanoy, mainis, ngayon, bantayan mo na yung sarili mo. So, relax-relax din. Maraming salamat, guys. And as always, bye-bye!